this Explore Paradise. Welcome to our video tutorial using by Kinemaster. Meron akong dalawang idea na ibabahagi sa inyo. Isa itong sa font at saka sa clip graphic kung paano siya i-apply sa pag-edit sa paggawa ng intro nyo. Pero bago ko yan ituturo sa inyo, kung baguhan pa kayo dito sa channel ko at hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe to my channel, like and share this video at hit the notification bell para lagi kayong updated sa bawat upload ko ng mga video tutorial. So ngayon mag-umpisa tayo dito tayo sa create nyo. Next, background natin yung black. So, hindi naman pwede naman itong gawin nyo sa mga kung anong gusto nyo i-edit. Hindi lang sa mga intro nyo. So, layer tayo ng text. So, ilagay ko na lang dito yung YouTube na pangalan. Kasi, guide lang naman itong akin. And then, palitan natin siya ng font. Dito ko na sinasabi sa inyo kung anong font yon. So, dito tayo sa display. And then, ito yung gagamitin natin. So, kung wala kayo nyan, i-click nitong katabi ng X sa taas. X, I mean X. And then, click nitong display. And then, hanapin nyo. Ito yun. Ayan. So, naka-download na ako, kaya install yung nakalagay. So, balik na tayo dyan. Pinakita ko lang sa inyo kung saan nyo siya pwedeng kukunin. So, ito yun. Ayan. So, palakihan natin siya konti. And then, pull natin siya dito pantay sa background. So, dito na tayo gagawa ng motion. So, sa motion, gagawa tayo gamit ang key icon. So, click the key icon. Move ito. Click nitong positive. And then, touch yun yung text na ginawa nyo. Paganyan yun lang. Paganyan. Ayan. So, ngayon, i-duplicate na natin. Ayan. So, check. So, apply tayo dito ng effects. Sa effects naman na gagamitin natin, dito tayo kukuha sa basic effects. Ito. And then, i-full screen nyo siya. Ayan. Ipantay nyo din dito. So, next natin na gagawin itong first. I-bring to front natin yan. Ayan. And then, punta tayo dito sa shadow. I-on nyo lang yung shadow and then pili kayo ng kulay na gusto nyong gamitin. And then punta kayo dito sa spread. Ilagay nyo siya sa, depende sa gusto nyo ha. Sa akin 27 enough na. And then punta tayo dito sa size. Ilagay ko siya sa 30. Okay, ganyan. Then check. So next, punta tayo sa glow. And then, i-on nyo din yan. Tapos, yung glow, palitan nyo din ng kakulay dun sa una yung ginawa. And then, i-adjust nyo din yung glow nyo. Depende sa magiging gusto nyong glow. Ayan. Ganyan siya. So, dito tayo sa blurred natin. Click nyo itong settings. And then, ilagay nyo siya sa number 4. Or number 5. Ganyan. Number 4 ay napin. So, ganyan. Ganyan yung magiging outcome niya. So, napaka-simple lang. Madali nyo lang yan siyang gawin. So, save na natin. Save. And then, i-final look ko muna sa inyo bago ko siya mag-proceed sa pangalawa. So, yan yung magiging outcome niya mga kaparadise. Sana nakuha at nagustuhan nyo. So, punta na tayo ulit sa second. Balik tayo sa empty project. Create nyo. Next. So, dito sinasabi ko, kukuha kayo ng picture nyo kung gusto nyo gawin sa mga name intro nyo. So, sa akin, gusto ko siyang gawin. Ilagay na lang natin siya dito. Ayan. And then, i-pull na lang natin itong screen natin. Yung picture natin, pasensya kung medyo busy siya mga kaparadise ha, kasi hindi ko loop yung data natin para makita niyo kung saan ko pinakuha yung mga ginagamit ko dito. So, maging ganyan siya. Hindi ganito. So, kuha ulit tayo. Kasi, mali yung pag, ano natin. Ganyan nyo.
So maging ganyan siya mga kaparadise. So dito natin igamitin yung sinabi kong clip graphics. Punta kayo dito sa basic effects pa din. And then punta kayo dito sa dito. Ayan. So dito nyo na isulat yung pangalan niyang channel nyo kung gusto nyo siyang gawin sa intro nyo. Ito maganda to siya sa name intro. Tapos hanap kayo ng font na gusto nyo gagamitin. Depende naman sa inyo kung anong gusto nyo gamitin mga kaparadise. Ayan. Marami naman choice dito kung meron kayong mga download. So sa akin ito na lang. Your Paradise. Diglitin natin siya lahat. Okay. Ganyan siya. And then palitan natin siya ng kulay. Gusto ko siya ng para makita eh talaga. So hanap tayo ng iba pang kulay. Ito. Okay na yan. Hindi dito tayo sa second. Kung may dugtong pa yung channel nyo, halimbawa meron vlogs, channel, or ganun, pwede nyo siyang ilagay dito sa baba. So, sa akin, meron yan. Vlogs and tutorial. So, tapusin natin ito. Palitan din natin siya ng font. Gagamitin ko na font ito pa din. Pareho lang sila. Ayan. And then, papalitan ko siya ng kulay. Hanap din ang kulay na makikita nyo. Hindi siya masyado makikita. Depende naman sa inyo kung anong gustong kulay ang gagamitin nyo mga kaparadise. So, pretty blue. Ayan. And then, pwede nyo din siyang ilipat-lipat. Gusto nyo siyang ilagay dito sa baba lang, pwede yung button. So, sa middle, sa gitna natin siya ilagay, pwede din. Pwede nyo din siyang ilagay sa taas. Ayan. So, maging ganyan lang yung outcome niya. So, gusto ko siya sa gitna. Then, palitan natin ng kulay kasi hindi ako satisfied sa kulay. Hindi siya masyadong nakikita. Dito. Okay, yan yun lang. Dito ilagay natin siya dito. Okay. Gusto nyo siyang ganyan na paggawa nyo ng intro mga kaparadise. So, i-save na natin ito. Export na natin. And then, i-final look ko sa inyo. So, punta tayo dito. So, ganyan siya mga kaparadise. Kung gusto nyo siyang gamitin sa mga intro nyo. So, sana nakuha at nagustuhan nyo itong simpleng tutorial na ito. So, once again, this is Floor Paradise. Please don't forget to subscribe, like, and share this video. At hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga bago kong upload.